Lakas ng loob at tibay ng sikmura ang puhunan ng isang Gen Z embalsamador na nakilala namin mula sa Nueva Ecija, ang kanya kasing hanap buhay, mga patay. Patok sa netizen ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang trabaho. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualbes. Pasok na tayo sa morgue. Nilinisin ko muna yung mesa ng patay. Ay, nakikita nyo na kung saan ako nagbabalsam. Kaya mo bang humarap sa patay sa kalaliman ng gabi? Kung patibayan ng sikmura at patapangan ng laban, kayang-kaya raw yan ni Ferdinand Bong Malgapod Jr. Na sa edad na 21, ay isa ng licensed embalmer mula sa Nueva Ecija. Noong una po talagang wala pang interest dahil hindi naman po embalming ang kinuha kong course eh. Sinabihan yung mga tito ko na turuan daw po ako. Doon na nagkaroon ng interest ako kasi nakita ko kung paano nila i-preserve yung patay, paano nila pangitiin yung patay. Kwento ni Bong, naman na raw niya ang galing sa pag-iembalsamo mula sa kanyang lolo na isa ring embalsamador. Hindi raw basta-basta ang proseso ng pag-iembalsamo sa mga patay dahil kinakailangang maging maselan sa paggawa nito. Sa mga klase naman po ng mga patay, ang madali talagang gawin is yung mga namatay sa karaniwang sakit. Iba rin po yung hirap naman ng mga naaksidente, mga nalunod, nasunog. Ang gagawin ko po ngayon is linisin ko yung isang buto na galing sa sementeryo. Sa isang vlog ay ipinapasilip ni Bong ang kanyang trabaho bilang isang embalsamador. Kinaaliwan din ng netizens ang kanyang TikTok videos kung saan isa-isa niyang sinasagot ang mga tanong tungkol sa pag-embalsamo. Bakit po lumuluha yung patay? Yung pinaka naging butas po ng jeringgilya o nung karayom, hindi na po naghihilom yun. Kaya kumatas po yung naging butas niya at dumalo yung pinaka formalin papunta sa mata. Kaya ang parang nangyari, parang lumuluha po ang mata. Bakit minsan nakasimangot yung patay, minsan nakangiti? Talagang pinangingiti po natin yung patay para maayos siyang tinang. At kung iniisip nyo rin kung saan napupunta ang mga bahagi ng katawan ng bangkay na pinag-e-embalsamuhan. Sa embalming po is hindi po talaga nagtatanggal ng internal organs. Ang tinatanggal lang po sa patay is dugo. At dinidispose naman po ang dugo kasi ang morgue po is merong sariling septic tank. Sa dinami-rami raw ng bangkay na inembalsamo ni Bong, pinakanahirapan daw siya sa pag-eembalsamo sa kanyang tsuhin na siyang nagturo sa kanya. Mahirap kasi nakita ko kung paano siya nawalan ng hininga. Hindi ko kasi maisip na darating yung panahon na biglaan na siya mismo yung makikita kong nakahiga. Nakaranas na rin si Bong ng mga nakakapangilabot na karanasan habang nag-e-embalsamo. Itong recent lang, nangyari po yun is may na dumating dito na patay na nagbigti. Nung inaayos ko na yung mismong bata na yun, andito po sa right side ko yung nanay, karga-karga yung batang kapatid nung namatay. Pero yung bata po is nakatalikod. Sabi nung bata, ate. Pero nakatalikod po siya, hindi po siya nakaharap doon sa patay. Kami po nung nanay nakaharap. Di syempre, ako pong nakaharap doon mismo sa may patay na yon. Talaga kinilibutan ako kasi hating gabi pa po yun eh. Paliwanag ni Bong, halos normal na raw ang ganitong mga eksena sa kanilang trabaho. Hindi po namin dapat pansinin kasi pagka po nasimulan ng embalming, napasukan ng formalin ang artery ng patay at tumigas ang ugat, hindi na daluyan ang formalin ng buong katawan, mabubulok o masisira yung patay. Kaya kung nakakaranas man kami ng, kumbaga, guni-guni, nangyayari po sa amin yan, hindi namin pinapansin para lang maayos namin yung trabaho namin. At para kay Bong, importante sa kanilang trabaho ang kalidad ng serbisyo. Sa ganitong paraan daw kasi, ay napapagaan nila ang loob ng pamilya ng mga namayapa.